Gusto nyo ba ng mga bagong kaalaman? Mga kaalaman na dito nyo lang sa bidyong ito matutuklasan. Kaya huwag na maglipat ng channel at halika, sabayan mo akong maglakbay at matuto. Hinduism at Buddhism. Mga relihiyong sa unang tingin ay parang pareho, ngunit sa totoo lang ay magkaibang magkaiba. May mga detalye sila tungkol sa reincarnation o rebirth, magkatunog, pero habang hinihimay natin, malalaman nating mayroon silang pagkakaiba sa kanilang mga turo. Meron silang iba't ibang paraan ng pagsamba, ritual, panalangin, mga Diyos at marami pa. At yan ang tatalakayin natin ngayong araw. Pero bago ang lahat guys, make sure na nakasubscribe ka na sa aking channel at pakihit na din yung notification bell button para updated ka sa mga bagong makabuluhang videos na isishare ko sa inyo. Ang Hinduismo ay koleksyon ng mga paniniwala sa relihiyon na dahan-dahang umuunlad sa loob ng habang panahon. Kaya siguro hindi na malaman kung saan at paano ito nagsimula. Naniniwala ang mga Hindu sa karma at reincarnation. Paniniwala nila na ang karma ay parang boomerang. Kung anong ginawa mo, masama man o mabuti, ay babalik sa iyo. Ang reincarnation sa kabilang banda ay ang pagsisimula ng isang bagong buhay sa bagong katawan pagkatapos ng kamatayan. Ang pangunahing konsepto sa Hinduismo ay ang kaluluwa na patuloy na magre-reincarnate hanggang maging marinis na marinis at handa ng mabuhay muli. Ang Hinduismo ay nabuhigit pa sa 4,000 taon nang nakakalipas. Nagmula ito sa India noong 2000 BC. Ang Budismo naman ay batay sa mga karanasan at buhay na turo ni Buddha na ipinanganak noong 563 BC sa Himalayas at nagsimula noong ika-6 na siglo BC sa Asia. Ang Hinduism at Buddhism ay naniniwala sa samsara na tinatawag na Universal System of Birth and Death. Ang ibig sabihin nito na ang isang tao ay muling magre-reincarnate hanggang maging malinis ang kanyang espiritu. Dahil habang nakakagawa tayo ng kasalanan sa mundo, sa kapwa man, sa hayop, o sa kalikasan, ay nagiging madumi ang ating kaluluwa. Ang reincarnation ng mga Hindu ay hindi lamang sa katawan ng tao nagaganap, kundi maging sa lahat ng uri ng insekto at hayop. Kaya ganun na lamang ang paggalang ng mga monging Hindu sa buhay at kahit ipis at daga ay hindi nila pinapatay kahit sirain pa ang kanilang bahay. Sapagkat ang paniniwalang maaaring mga tao ito na nag-reincarnate dahil sa karma. Sa madaling sabi, kung ako ay isang Hindu, malamang mare-reincarnate ako bilang daga o ipis sa dami ng kasalanan ko sa kanila. Minabayaran daw natin ang ating pagkakasala sa nakaraang buhay at kasama na rito ang kalupitan sa hayop. Kahit mukhang okay naman ang reincarnation, nangangahulugan din itong maulit na mararanasan ng isang tao o hayop ang lahat ng mga paghihirap at kalungkutan sa mundo. Naniniwala ang Hinduism ay nabibilang sa isang estado sa lipunan batay sa past life at dadalhin niya ito sa susunod na buhay. Kaya nga pwede silang maging hayop kung nagpapakahayop sila habang nabubuhay. Ngunit sa mga Buddhist, walang kinalaman ang past life sa hinaharap. Paulit-ulit ka lamang magre-reincarnate bilang tao hanggang sa matuto kang magpakatao. Pareho silang naniniwalang hindi matatapos ang reincarnation hanggat hindi lumilinis ang iyong espiritu. Yun ay kung matututo ka ng leksyon sa buhay. Pero ang mga Buddhist ay may kaunting pagkakaiba. Naniniwala silang ang pagdurusa ay sanhi ng pagnanasa at matatapos ang reincarnation kung mawawala ang pagnanasa. Sumasamba ang Hinduismo sa maraming Diyos. Napakarami, depende sa kanilang pangangailangan. Ang Budismo naman ay walang Diyos, ngunit sa Mahayan version, si Buddha ay sinasamba nila bilang Diyos.
Naniniwala ang mga Hindu na kung sinusunod nila ang batas na moral at espiritual, ay papasok na sila sa moksha. Ito yung tinatawag na state of heavenly bliss, na lagusan daw ng mga espiritu papunta sa Diyos. Para naman sa mga Buddhist, hangad nilang makapasok sa nirvana. Isa pang mahalagang pagkakaiba, ang Budismo ay aktibong nangihikayat ng mga kasapi, habang ang Hinduism naman ay hindi. Reincarnation, ang sentro ng Hinduismo. Naniniwala ito na ang immortal na kaluluwa ay hindi nasisira o nalilikha. Kapag namatay, ang kaluluwa ay umaalis lamang ito sa lumang katawan at pumapasok ulit sa bagong katawan at magaganap ang bagong pagsilang. Iba naman ang konsepto ng reincarnation sa Budismo. Binibigyan din nila ang cycle ng buhay, ngunit hindi sila naniniwalang immortal ang kaluluwa. Ang rebirth ay isang bahagi ng nirvana o spiritual awakening na matatamo sa ilalim ng punong budi sa hilagang India, kung saan daw madalas mag-meditate si Buddha. Upang makamit ng spiritual awakening, dapat maranasan ng isang tao ang mabuhay ng paulit-ulit sa mundo. Ayon sa mga Buddhist, kailangan din iwan ng tao ang lahat ng mahal niya sa mundo, material man, spiritual, o kahit paalagang hayop. Maaabot lamang daw ang nirvana kapag kaya ng iwan ng tao ang lahat ng mga makamundong kaligayahan. Maraming klaseng relihiyon dito sa ating mundo. Pero sa totoo lang, sino nga bang nakakaalam kung alin ang tama dito? Gayunman, kailangan ito ng isang tao upang mabuhay sa magulong mundo. At nagtatapos na naman ang ating topic ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. So guys, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat at paalam.